days ang vlog ko is papakita ko sa inyo kung nahihirapan ako sa alaga ko. Pag tinitingnan ko siya, hirap na hirap na siya. Alam ko medyo ako ngayon si Spider Woman ako ngayon. Paakit-akit pa ako nalalaman kasi tingnan mo. Ayun. Ayun yung gatos niya. Nakalagay sa feeding tube. Yan na. So, naawa ako kasi yun yung alaga ko. Diba? Pag kayo ang alam kong ginagawa ng mga anak niya. Kong. Ha. Pensya. Ha. Kena. Kahapon na akong tulog kasi sa sitwasyon niya nga dahil huminto yung kanyang paghinga. So medyo lumulutang ako. Wala akong tulog. Kasi awang-awa ako. So ngayon, ito ang machine na ginagamit sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako mag-vlog ngayon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Kasi naaawa ako sa kanya. Yan yung machine na ginagamit ngayon sa kanya. Yan. Pakita ko sa inyo. Kung naman maintindihan kasi Chinese na. Diba? So, meron naman siyang manual, guys. Nahirapan ako. Actually, ito is oxygen niya para sa kanyang paghinga. Kasi nahirapan siya huminga. Actually, last night, nag-stop yung kanyang paghinga ng 2 beses. So, mga madaling araw ata yun. Kanina lang talaga ako nakaidlip. Nahirapan akong tingnan siya pero ayoko pa siyang mawala. Alam kong ginagawa ng mga anak niya para mabuhay siya sa mundo. Ko alam ko anong sasabihin ko. Promise. So, eto. Ang sabi ng nurse sa akin, ang tubig na to is until tomorrow daw okay siya. Kahit ba makatulog ako, but then hindi naman ako pwedeng matulog na lang basta-basta kasi. So, yan. Dahil wala ng laman, aakit na naman ako. Diyos ko po. So, di. Kuhanin na. Yan. Dahil tubig na lang yan. Yan. So, yan na. Dahil tapos na ako mag-feed sa alaga ko. So, syempre, kailangan linisin to para hindi mag-stick. I mean, yung gatas sa kanyang eto, sa kanyang tube. Or else, madumi siyang tingnan. Kaya kailangan, nakasulat naman yan eh. Kailangan, linisin ka agad after. After feeding, linisin ka agad yan para iwas dumiyan siya. Yun, so, balik tayo. Sabi ko nga kanina, eto, until tomorrow naman daw to. Kaya pwede daw ako makatulog. Ang tubig na, shit. Mahulog pa. Ang nilagay na tubig na yan is hindi ko maintindihan kung ano to. Inchik-inchik din to. Naku, kawawa talaga. Kailangan talaga mag-aral. Inchik-inchik na yan. Hindi ko maintindihan. Dahil maliit na yung space ko dito. Kasi pag ganito talaga, kailangan malaki yung space mo. Mahulog ang tsara ni Lolo. Kasi ang lait ng space ko, tingnan mo. Dapat malaki yun. Nako. Nahihirapan ako dito. Kasi ang liit mo. Ano. Gamit na lang. Eto. Dito na ako nga. So, mamaya, dito na naman yung ulo ko sa kabila. Kasi kailangan. Nakikita ko yung alaga ko. Pararamdaman, tapos na yung gatas.
tapos na yung gatas. So, pag tapos na, kailangan i-off na siya, guys. I-stop na siya. Kasi hangin na yung papasok. Pero lagyan ko muna ng tubig sa taas. Tingnan mo, mag-Spiderman na naman ako. Tingnan mo. Okay? Tingnan nyo ako, mag-Spiderman na ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Spiderman ko. So, ayan guys, maglalagay ako ng tubig. Kasi maliit na yung space, kaya kailangan naman natayo dito. Ayan, diba? Nakatayo ako sa aking higaan. What's up? Para akong tanga. Pinatawa ako ng problema. Nakawa ako dito kayo. Ang ganda naman ang sitwasyon na alam ko. Diba? Ito nakikita ko kung gaano nila kabahal ang tatay ko. Kahit nangyirapan ng tatay, ginagawa ang lahat. Pero mahal ko na. Diyos ko, lahat magkarating ka na. Hulog mo lahat. Hulog. Lagyan ng tubig para mag-fill pa yung gatas. Pero syempre, watch out ka din. Kinakabahan kasi ako pag anytime na inuubo-ubo lang siya, kinakabahan ako. Kasi kailangan talaga bantayan ko ano yung sitwasyon niya. Ayan, so nahugasan ko na. Ayan, nahugasan ko na ang nilalagyan ng kanyang gatas. So, mag-aayos ako. Panoorin niyo na lang ako kung anong pinagagawa ko dito. Nawa ako dito kay Lolo. Kung ito kaya tatay niyo, anong gagawin niyo? Kung ito ang tatay niyo, ano ang gagawin niyo? Payagan niyo bang naghihirap siya? Or emergency killing niyo siya? Hindi. Usapang real talk tayo. Kasi may pera ka naman eh, di ba? Naawa ako, pero alam kong lumalaban si Lolo. Naawa ako. Pero nakikita ko kasi si Papa nung naghirap din. Ganito din eh. Pero ayoko magkwento bago yun kasi baka umiyak ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Basta ang alam ko, ginagawa ng mga anak niya na mabuhay ang tatay nila. Which is yun ang nagustuhan ko sa kanyang mga anak. Lalaki pa yan ha. Dalawang lalaki ha. Could you imagine that? Lalaki. Hindi pa yan babae. Kung ano ang pag-care ko sa tatay nila. Paglinis ng kwet, may tae, paghugas. Siyempre lalaki sila eh. Hawakan ko yung titi ng tatay nila. Nandyan sila sa harap ko. Lahat. Alam mo yun, walang mali siya between me and my boss. Ibang nakita ko kung how much they love their dad so much. How much they want their dad to be leaving this world, to live with them.
Nakita ko talaga, the time na nasa ICU, grabe. Sobra. Sobra, nakita ko yung pag-iyak ng dalawang boss ko. Pero hindi ko na pinakita na iiyak ako kasi I have to be strong. Dahil umiyak na sila. So pag umiyak pa ako, so di ba? Pero the next day talaga umiyak ako sa live ko kasi wala akong maiyakan. Alam mo yun. Ito, hawak-hawak ko yung towel. Sabay ko dun sa taas kasi wala siyang towel. Nilabhan ko ito. Ano, hindi pa napili. Nilabhan ko. Nalili ko kanina. Hindi na tinabi. Situation ko. Yan, lolo ko. Ito, hinugasan ko na. Pero tomorrow, pagamitin ko siya, balawan ko siya ng mainit na tubig kasi sa banyo ko lang hinugasan. Very much eager na matuto talaga ako ng Chinese kahit balibuliktok yung dila ko tanong ako ng tanong kasi ang gatas, alam mo yung gatas bumibilog-bilog, nilagyan ko ng tubig painom sa alaga ko, nabilog-bilog-bilog, syempre hindi siya makalabas nito sa feeding tube ng lolo ko, kasi ang liit-liit ng butas kaya, ang liit-liit isko maliit talaga. Kaya yan pala yung ginamit sa pag-feed kay Lolo kasi tumatay siya na dehydrate until now. Instead na ganito noon ito yung ginagamit ko eh. So sa yun ang sinuggest ni Doc para daw hindi ganun ito dire-diretso ka agad. So pag yung medyo matagal pa yung pag-flow ng blood sa kanyang chan kasi mahina na yung sa lulo, tinitingnan ko mahina na kasi yung pag-digest ng food ng milk. Imagine nyo, gatas na lang ha, mahina pa. And ito, nagpabili ako kay boss para to sa pag-cupping sa likod. Ito, yan, pag-cupping yan. Hindi dito ha. Sa likod lang to. Yan. Kasi pag itong kamay, masakit minsan. So, ito. So, yan. Ito ko ipakita sa inyo, sitwasyon na alaga ako. Saka yung sitwasyon ko. Kamusta naman ako, diba? So, guys, yan. Yan ang pinakamamahal kong lolo dito sa Taiwan. Alaga ko. Tingnan mo. Imagine nyo lang kung gaano siya nahihirapan. Imagine nyo lang. Tingnan mo. Diba? Ang hirap-hirap. Ito, nakatape yan. Nilalagyan ng dapat towel na to. Eh, wala kang towel eh. Dahil basa nga yung mga towel. Kalalaba ko lang kanina. So, punda ang nilagay para hindi mag-mark. Kasi masakit. But still, shit, lumalaway siya. Naglalaway si Lolo. Kailangan ng isaksyon to. Naglalaway yung basa, oh. Naglalaway talaga siya, promise. Yun, ito yung machine. Ang ginagamit. Tingnan mo ba naman kung gaano ka kakitid ang pwesto ko. Kung gaano kaliit, kaiksi. No, hindi maliit, maiksi. Ano, hindi maiksi. Masikip. That's the exact words I have to say. Sobrang masikip. Ito yung bed. Yung bed ko. Sobrang scary lang. Pero laban lang. Yan. Diba? Yan yung machine. Ay, nakabuhay.
Hindi ko alam kung anong pangalan ng machine na to. I-search ko to kung ano. Pero ang explain sa akin kasi ni Doc, ito daw ang machine na to, it can helps sa breathing ni Lolo na hindi mag-stop ang kanyang hininga. Kasi nag-stop ang breathing niya last night twice, kaya ako pinabahan. So, nagtawag ako ng nurse yun. So, tinawag ko din si sinabihan ako ni Doc kanina. Ay nako, buhay na ang OFW. Laban lang, salamat sa pag-support mo sa journey ko. So, sana huwag kayong magbago. Kung ano man yung mga mali-mali kong mga pinagsasabi dito. Anyone na mag-suggest, mag-comment, it's okay. No problem for me. Mas gusto ko yung ganun. Kasi the more na may suggestion, may comments, so, I learned from mistake kung ano man yung nasabi ko dito. May mga mas may alam dyan. Willing akong tanggapin yung mga mistake ko dyan. So, magpapaalam na kami ni Lolo dahil matutulog na ako. Si Lolo tulog na yan. So, until tomorrow na yung ganito niya. Ay, by the way guys, ito pala gagamitin lang ni Lolo ang machine na to. Every night lang. Every night lang. But, nung nasa ICU daw si Lolo, sabi ni boss kanina, ito din daw ang gamit ni Lolo. But to help him for breathing nga yan, sabi. So, tomorrow morning, balik na ulit ako sa oxygen. Ito na yung oxygen niya. Yeah. So, ayan, oxygen niya yan. Paggabi. Pag morning. Ito, paggabi. Paggabi, mas rider blitz. Sorry. Sa gabi, ano si Lolo? Alien. Borge. Ano ba tawag doon? Robocop. O, bahala na kayo. Basta lalab ito. Okay, good night na. Good night na kami ni Lolo. Good night sa inyo. Sa lahat. See you sa another vlog ko. So, I hope sa mga nakarelate dyan ng mga caregivers kahit sa ang lupalop ng mundo. Ayan, sa mga nakarelate dyan. Awu, awu, labad. Bye!